The road to Emmaus reminds us the journey of Adam and Eve, isang paglalakad sa kadiliman ng kasalanan. And it is the Lord accompanying mankind to the new heaven and a new earth. Ang pagbabalik ng sangkatauhan sa puder ng pagmamahal ng Diyos. God redeemed creation. God redeemed all mankind. Upang ibalik tayo sa ating original image, the truth, the good, and the beautiful in us na ating nakanta sa muling pagkabuhay ng Panginoon. The walk to Emmaus reminds us sa maraming laaran ng ating buhay. The journey of every family sa hirap at ginawa, we journey. Ang journey ng mag-asawa, ang journey ng bawat isa sa atin at sa ating paglalakbay, sa ating journey, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. My dear brothers and sisters, kasama ni Jesus, sinamahan ni Jesus along the way, sinamahan ni Jesus, he accompanied the two disciples sa kanilang lakad papunta ng Emmaus. The surprising thing about this nakaraan, bakit hindi nila nakilala ang Panginoon? They've been with Him for 3 years. Bakit ngayon hindi nila nakilala ang Panginoon? Maybe their eyes were downcast. Ang kanilang trajectory ng kanilang paningin ay nakuha. Nakatingin sila sa lupa, hindi sa langit. Bakit hindi nila nakilala ang Panginoon? Kasi noong si Jesus ay nakapago sa cross, panunalduma ang kanyang itsura. Punong-puno ng dugo, punong-puno ng sugat, binugbo ang buong katawan niya. Butay-butay ang kanyang balat at nangingitim sa bubo, pasa ang kanyang mukha. Now here comes the Lord. Walang sugat, maliban sa limang sugat, dalawa sa kamay, dalawa sa paa, isa sa tagiliran. Puting-puti ang kanyang damit, malinis ang kanyang balat. And this will be one factor na hindi siya agad nakilala. Hindi na siya tulad ng itsura niya doon sa krus na nakakatakot. Ngayon, si Jesus ay huling nabuhay. He appeared to them in a purified body. Medyo baka po ngayon panahon ng home quarantine. Baka pagkatapos ng home quarantine, hindi na natin masyadong makilala yung iba. Kasi baka dahil sa konti ang pagkain, marami siguro sa atin na nangangayayat na. Sana naman wag. Well and good para sa mga nagdadayat. Yung iba naman, baka hindi natin makilala. Bakit? Kasi sobrang kain, sobrang tulog, nananabana yung iba at dumadami na yung bilbi at fats sa katawan. Maybe yung iba hindi natin makikilala, maniniwago tayo. Kasi pumuti ang balat dahil hindi tayo masyadong lumalabas, medyo pumuti ang balat natin. Kumisan, hindi natin agad nakikilala yung ibang tao. May kaibigan ako nag-abroad. Nung nagbalik ba niya, hindi siya agad nakilala ng kanyang mga magulang, lalo-lalo na si Lola, kasi pumuti ang balat. Nagkaroon ang kulay ang buhok at busy time pagdating niya, kaya hindi siya agad nakilala. So the recent Christ, hindi siya agad nakilala dahil nung nakita siya sa cross, karumaduman ang kanyang itsura. Magkaroon sana ng mga pagbabago sa ating pamilya. Pagbabago na dulot ng pagmamahalan at pagtutulungan. Pagbabago sa ating mga sarili. Ba? Dahil ikaw ay nagbago ng ugali. Hindi lang nagbago ng itsura, kundi nagbago ng ugali at lalo naging matino ang iyong buhay.
Ikalawa, hindi nila rin nakilala ang Panginoon dahil takipsilin na. Kapag lumubog araw, mahirap makilala ng tao sa dilim. The setting of the road to Emmaus is sunset. And there are two moments of darkness in our lives. The darkness paglubog ng araw, yung takipsilin, yung dagdagit hapon. And the darkness bago sumikat ang araw, yung bukang liwayway, kikapampa tanggalin na ito. Dahil di ba mayroon dalawang klase Kristiyano? Sa isang Kristiyano, mahina ang pananampalata, mahina ang loob at wala nang pag-asa. Ang oras sa kanilang buhay ay laging sunset, laging takipsilin, laging dapit-dapit hapon. Ang nakaraan ng Emmaus ay ang nakaraan ng mga tao, wala ang pag-asa, papunta sa paglubog ng araw. Yung ibang Kristiyano, sila hindi nawawalan ng pag-asa, buhay ang kanilang palataya. At ang oras ng kanilang buhay ay laging bukang liwayway, sumisikat lagi ang araw. Sa kanila, laging good morning, kahit hindi good morning. Pero sa mga tao ng pag-asa, ang bawat oras ay good evening. Kasi lumubog ng araw sa kanilang buhay. Yung pag-asa, laging good morning. Laging sumisikat ang araw. Laging naharap sa araw ang mga muling na buhay. At kapag naharap ka sa araw, ang anino mo ay nasa likod mo. Pero kapag nakatalikod ka sa araw, lagi kang mumultuhin na anino mo. Kahit saan ka magpunta, nasa harap mo ang iyong anino. Kapag umarap ka sa Panginoon, kapag nangumbuhay ka, lahat ng iyong masamang nakaraan ay will be thrown back at your back. Dahil nabubuhay ka sa liwanag ng Panginoon. My dear brothers and sisters, hindi nila rin nakilala ang Panginoon dahil nag-aari sa kanilang puso ang takot at lungkot. Takot sila. Baka sila naman ang isusunod upang ipako sa krus. Malungkot sila dahil nabibangungot ang kanilang mga pangarap. Sabi ng isa, siya pa ang inaasahan namin na magliligtas ng sambayan ng Israel. Paano magyayari yun kung siya ay patay na at pinatay na? They were hoping for a political Messiah. But then, their dreams were broken. Ang hirap magpag kapag basa kami yung pangarap. Ang hirap magpag kapag nag-aari sa iyong takot at lungkot. Bumibigat ang iyong loob. Bumibigat ang iyong mga pa. Dahil wala kang pag-asa. Mahina ang iyong loob. Takot at lungkot ang nag-aari sa iyong puso. The good news is sinamahan sila ng Panginoon ng muling na buhay. Ipinagpapatuloy ng Panginoon ang ating nakaraan. Nakatrasin sa bahay at ipagpapatuloy na sana ni Lord ang kanyang paglalakad. But they invited the Lord. Stay with us, Lord. The night is near. At sa kanilang salo-salo to get ay nakilala niya ni ang Panginoon. Sa mga banal sa kasulatan, ipinagwala sa kanilang Panginoon ang banal na kasulatan. And the breaking of the bread, nakilala nila ang Panginoon. But brothers and sisters, hindi nila agad nakilala ang Panginoon. Bakit? Mula ngayon, hindi na siya makikilala sa kanyang physical appearance. From now, makikilala natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. In the breaking of the bread, sa mga sacrament, at makikilala natin siya sa tao nagihirap, nangangailang ng tulong. So, my dear brothers and sisters, sana makita natin ang Panginoon. Muli mabuhay siya sa ating piling, sa ating mga pamilya. Makilala natin siya
sa ating pagtutulungan, sa ating pagkakaisa, sa pagbabahaginan sa loob ng ating mga pamilya. Emmaus, lugar ng mga taong Emmaus yung din. Nung Emmaus yung din ay data, in-house yung din o, para mayabili, akasutude yung lamesa. Agkatatay sana-sana ni Gino, kanina kami biyetan. Gawin tayo ng maus yung biyetan, alya e maus. Maus. Ibig sabihin natin tayong dumudulog sa Panginoon. Tinapamatin siya. Inayayaan natin siya. Panaya na hindi rin magkatantay. Nung pangalang panaya na katang lumapit. Timbal na komunyon. Remember, bago tayo ng komunyon, sinasabi ng pari, Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to His supper. Mapanood rin ang usanan ng Ginoo, King Tawimakunan. Tinatawag tayo ng Panginoon sa banal na komunyon. Sana tawagin din natin siya. Mapagpapayag, pasalamin tayo rin pagmibig kita. Bangkita, misa't sa tao, king na karaming diyan.